ba? Matawagin naman natin ngayon this time. Sina Ira, Sunshine, Micah, and Grace. At syempre ba, kasama pa rin naman natin si Rochelle, hindi okay. ba? Oo. Sa inyong tatlo, paano naman nabago ang mga buhay ninyo simula nung naging sex bomb kayo? Sa akin po, malaki rin po yung pinagbago ng buhay ko simula po na naging sex bomb ako. Napaayos po namin yung bahay namin. Napag-aral ko din po yung ate ko. Nakatulong po ako sa pamilya ko. Sobrang laki po ng pinagbago ng buhay ko. Sunshine. Malaking factor po, nakatulong ako sa pamilya ko. Kumbaga yung mga gastusin sa bahay, lahat. Yes! Yeah. So, iba yung tanong ko kay Grace. Nakikita natin may mga benefit na nakukuha pag sex bomb dancer ka, no? Pero gano'n ba kahirap to be part of a sex bomb dancer? Yung time mo sa pamilya mo, na hahati. Kasi kailangan unahin mo muna yung pag may mga schedule kami sa mga shows, ganun, kahit nasabihin mo na may mga kailangan po akong gawin sa bahay, ganun. Kailangan talagang unahin yung mga show. Ikaw, Ira, ano yung hindi mo malilimutan o yung pinakamalaki mong naitulong? Kanino? Sa family ko, kasi hindi lang ako tumulong financial. Mm-hmm. Yung support ko sa kanila, saka pinaano ko sa kanila na kailangan matuto silang mabuhay, hindi sila habang buhay sasandal sa akin. Kumbaga, pero sa nanay mo, ano yung binigay mo sa nanay? Yung pinaka-gift ko na lang sa kanya na maibibigay ko, nag-promise ako na, ma, sige, kahit kumita lang ako ng konti, makapag, ano ako ng bahay, bibigyan kita ng bahay. At nang dahil dyan, itawagin na natin ang kanyang mother dear! Wow! Si Mommy Elizabeth! Lagi nila pag nakamega, mas maganda pa sa akin. Ano pong masasabi mo kay Ira? Sobrang ako nagpapasalamat sa kanya kasi hanggang ngayon naman, talagang ginagawa niya lahat para may lagay niya rin sa ayos ng buhay ko. Kaya binigay niya nga ako ng bahay. Hindi lang yun, mga ibang bagay pa. Alahas, laptop. Talagang lahat ibibigay talaga ni Ira sa kanyang nanay. Kasi ganun nga yun, diba, parang umiikot lang naman ng mundo eh. Siyempre, diba, muna yung mga magulang natin, sila yung mag-aalaga sa atin. Pero darating yung panahon na tayo naman, yung anak naman, ang turn naman natin ang mag-aalaga kasi sa atin. Kasi parang sa akin naman, worth na bigyan ng ganun mama ko. Kasi yung hirap na ginagawa niya sa akin, like yung everyday na ginagawa ko, naglalabas siya para sa akin. Mm-hmm. Pagising ko, may food na ako. Aww. Yung siya sumasalo. Hindi, kumbaga, alam ko yung love niya sa akin na simula dati, hindi lang naman talaga sa akin. Kundi naman dahil sa'yo, mawala ako dito na nagpapasalam. Sana lang intindihin mo ako sa mga nangyayari sa atin. Minsan, yung mga pinagdadaanan natin. Alam kong matatapos din. Saka maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Siyempre, tatay, ngayon, hindi lang naman si Ira ang may sorpresa. Siyempre. Akala nyo kayong tatlo dyan. Ako, may sorpresa din kami para sa inyo. Gusto nyo bang makita? Eto, let's watch this. Shine, anak, nagbong puso ko nagpapasalamat sa iyo. Maraming bagay ang naitulong sa akin ng aking mga anak. Katulad ngayon, itong aking tinitiran, siya ang nagbabayad. Yung aking mga monthly bills, siya rin ang nagbabayad. Pag may mga problema ang kapatid niya o kaya may nagkakasakit isa man sa amin, siya rin ang sumasagot, siya rin ang atakbuhan siya ng mga kapatid niya, lalo na yung mga kapatid niya lalaki. Meron akong katarata, dalawa, both eyes ko, malabo ang paningin ko, hindi ako makakita. Wala na ipagamot niya aking mga mata. Uli ako nakakita ng maliwanag, nakita ko uli ang kagandahan ng mundo. Sa pamamagitan ng pakaka-over sa aking mga mata. Nagpapasalamat ako sa iyo, anak, sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa amin. Sa mga kapatid mo na tinutulungan mo noong nag-aaral sila hanggang sa napagawa mo ito sa bahay natin, mga kagamitan natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na tulong mo sa amin. Bilang kapatid mo, dito kami sumusuporta sa iyo. And thank you so much sa iyo. Saka love ka namin. Gusto kong i-take yung opportunity na to para magpasalamat sa lahat ng bagay na naitulong mo sa akin, sa pamilya ko. Naalala ko nung kailangan ko ng tulong sa ospital, sa laking gastos. Pero tinulungan mo ko. Tinulungan mo ko na maging mabuting anak sa nanay ko kasi inalis mo yung gap naming dalawa. Tinulungan mo kung magkaayos-ayos kami magkakatatid.
Okay, dito sa three young ladies natin, Karab, si unahin muna natin si unahin na natin si Grace, okay. Yung may huling... Yung, yeah, last PTR. Yung PA mo na nagsalita. Oo. Ano naman ang masasabi mo sa kanya? Ano ba yung kwento behind that? Kasi nung una, medyo may sama po siya ng loob sa mama niya. Mm-hmm. Kasi tatlo silang magkakapatid. Siya lang yung bukod tangi na parang hindi ganun na alagaan. Masamang-masama yung loob niya sa mama niya. Tapos, lagi ko siyang pinapayuhan na kahit na ganun yun, mama mo pa rin yun. Ayun, tapos nagbago naman na. Oo, hanggang tapos sa okay nagkasundo-sundo na sila. Yun talaga ang ano, pinapasalamat niya sa iyo. Kasi yeah, bukod din sa financial na tulong niya, yes. Oo, natulungan siya yung gap between her and the mom. Yes. Nagkaayusan sila. Plus yung mga kapatid din. Oy, si Sunshine naman yung tatay mo. Oo, si... tatay. Ayun, siguro pagpasensya na din lang siguro nila ako minsan. Dahil hindi naman din may iwasan na mainit ang ulo mo, lalo na pag nagsabay-sabay yung problema. Eh, minsan pag nak, ganito. Talagang parang kami dalawa nag-aaway. Mm-hmm. Kahit away namin magkakapatid yun, kami dalawa nag-aaway. Kasi pinapaintindi niya sa akin yung side ng kapatid ko. Pinapaintindi ko sa kanya yung side ko. Uh-oh. Minsan. Tapos sa anak eh, parang minsan hindi mo rin matitiis. Bibigyan mo pa rin sila. O kaya intindi mo pa rin sila kahit nasabi ng ibang tao na kailangan matutuyan yung pamilya mo, ganito, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Ending, nagbibigay pa rin ako. Kasi hindi mo naman syempre talaga rin sila matitiis. Oo, hindi mo completely matatalikuran eh. Oo, lalo na kapag yung daddy mo pa ang nagsasalita. Yeah. Mm-hmm. Si Micah naman. Ayan, gusto ko rin po magpasalamat sa mama ko kasi hindi lang din po ako yung nakakatulong sa kanila. Nakakatulong din naman po sila dahil sa suporta din po nila sa akin. Wow! Alright! Naku mga kapuso sa ating pagbabalik. Isa namang pasasalamat sa mga fans ng Sex Bomb! Dito lang yan sa Love ni Mister... Love ni Missy! Exude quiet confidence.